Araw-araw, libo-libo mga Filipino ang nabibiktima ng fake use o maling paggamit ng wikang Filipino. Dahil nakasanayan na unti-unting dumarami ang mga tumatangkilik sa maling guwahe. Mga kapuso, panahon na para itama ito. Pagdating sa wikang Filipino, dun tayo! Hashtag! Sa totoo lang! Sorry, Victor. Nabigla lang ako. Sa dami ng tagahanga ko, hindi ko na sila mabilang. Isetay! Pilitin ko man. See, hindi umaabot. Ang hirap nilang bilangin. Pero alam mo kung ano ang mas mahirap bilangin? Yung mga bagay na maramihan na nga, tapos sinamahan pa ng mga... Halimbawa, mga bashers. Biruin mo, bashers na nga, mga pa. So ang sakit ng ulo nun. Mga haters. Mga trolls. And that's too much to handle. Pangmaramihan na nga yung salitang mga, tapos pangmaramihan pa, subject. Nakakaloka yun! Tandaan! Kapag ang subject o noun ay nasa salitang Ingles at itinagoy sa salitang mga, dapat walang S. Ilagay na lang natin sa pangisahan o payak na anyo. Dahil pag hindi, mag-iibang anyo ko sa'yo. Nakuha nyo? Mga fan ko, walang S yun. Ganon.